purihin ang ating Diyos. Hallelujah. At muli, it Wednesday na naman po, and welcome to River of God Midweek Service. Tayo po ay sama-sama magpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. At muli mo kami binigyan ng pagkakataon na makasama kayo, Panginoon. Mapapurihan kayo, O Diyos, at maitaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Lord, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aawit, Panginoon, O God, at pagsamba sa iyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minsan po, tayo po ay sama-samang magpuri at magsamba sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng isang awiting pagsamba. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them home.
will go. If you lead me, I will hold your people in my heart. Para po sa salita ng Diyos na ating pagsasaluhan, pangungunahan pa tayo ni Pastora Nedy Palomares. Ako na po, ng aking kabataan. Ng aking kabataan, ayaw ko mautusan. Siguro hindi lamang po akong ganun. Marahil siguro yung iba rin sa inyo ganun. Lalo na pag kayo naglalaro ka, no? Tapos libang na libang ka sa paglalaro. O kaya nanonood ka ng paborito mong cartoons, no? Sa TV. Tapos bigla kang tatawagin para utusan. Naku, sabi ko gano'n. Parang ang hirap-hirap sa loob na po nung bata ako gano'n. Ayoko ng utusan. Kaya pag kalimbawang tinatawag ako, minsan nagbibingi-bingihan, minsan ay nagtatago, gumagawa ng dahilan. Ngayon, nung ako'y nanay na, pag ako na may nag-uutos sa nanay ko, nakakainis pala. Hindi pala maganda sa pakiramdam yung utusan mo yung anak mo. Ang daming alibay, tapos at tigas ng ulo. No po, ang kunat ba utusan? Ngayon po, ipag-usapan natin na po, tungkol sa pagtugon, pagkatawag kay Abraham. Alam po natin to, nakasulat ito sa aklat ng Genesis chapter 22. Maninam po siguro basahin ko. Genesis chapter 22 verse 1 to 15. Pagkalipas na ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umaki kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinanong ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong iahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham. Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na itinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpanga ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Tingnan niyo po na po, yung eksena nito, kung titingnan po natin, si Abraham ay talagang masunurin, ano po? Tsaka hindi simple yung kanyang, yung hiningi sa kanya ng Panginoon na iahandog. Kaya, ngayon po, ang pag-usapan natin, hindi man po yung pagtugon mo sa panawagan ng Panginoon, kundi yung tamang pagtugon. Meron palang maling pagtugon, ano? O, kasi mayroong pagtugon na yung dalawang bata, di po ba? Yung isa sabi, opo, susunod ako, pero hindi naman. Hindi niya naman ginawa. At yung isa, sabi niya, hindi, pero ginawa pa rin niya. Natatanda po natin pinag-usapan na pinag-aralan natin ng nakaraang mga araw. Yung tamang pagtugon, una, agad-agad.
Tinawag po ng Diyos si Abraham, di po ba? Sabi niya, narito po ako, tugon niya. Hindi ba't ako? Hindi, teka muna. Talagang agad-agad, hindi siya nagdalawang isip na tumugon. Narito ako. Hindi, wait. Sabi po, ano po? Sabi to sa Matthew 8:21. Isa sa kanyang alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, mari po bang umuwi muna ako pang ipalibing kong aking ama? Yung pagsunod niya, ano po? Meron siyang dahilan. Meron siyang alibay. Maglilibing muna ako ng aking patay. Pero tinugon siya ng Panginoon, di po ba? Hayaan niyong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Hindi o ibig sabihin na ang Diyos ay walang damdamin. Meron po. Pero ito po, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po usapang damdamin. Pangalawa po, dapat po'y maagap. May preparasyon. Sabi po sa verse 3 no, ng chapter 22, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy. Nagagamitin panggatong, sandog na susunugin, at inihanda niya ang asno na gagamitin. Hindi po siya sumunod na, o tara, lay ka na. Hindi po. Maagi siyang bumangon. May preparasyon siyang ginawa. Hindi po ura-urada. Oo, yung pagtugon niya, ura-urada, agad-agad, pero meron siyang preparasyon na isinagawa. Tingnan niyo po ano po. Gaya ni Noe, pinagawa siya ng arko. Hindi po basta inilapag sa kanya ng Panginoon yung arko. Meron siyang ginawa. Ginawa niya po yung arko. Ilang taon niya pong ginawa yung arko? Hindi po ba? Taon. May preparasyon. May paghahanda. Ganon din po, yung tamang pagtugon natin sa panawagan sa atin ng Panginoon. May preparasyon po. At ang pangatlo, hindi nag-aaninlangan. Yung pagtugon natin sa Panginoon, walang halong pag-aaninlangan. Tingnan niyo po si Abraham. Yung paghahandog niya na ginawa sa Panginoon, 3 araw siyang sila ni Isaac at yung kanyang mga lipin naglakbay. Sa loob ng 3 araw na yon, may posibilidad, di po ba, na pwede siya mag-back out. Kasi 3 days eh. Yun yung 3 minutes eh. Ay, pwedeng magbago yung isip mo, di po ba? Pero siya 3 days. 3 days na naglakbay, lakad, pwedeng sa paglalakbay niya, 3 araw na paglakad, mapagod. At sabihin niya, ang hirap, pwedeng isipin din niya, si Lord ba talaga yun? Siya ba talaga yung nagsabi sa akin? Baka mamaya guni-guni ko lang yon. Pwede, di po ba? Sa loob ng 3 araw na yon na paglalakbay, maraming pwedeng mangyari. Pero sa loob ng 3 araw na yon, hindi siya kinakitaan ng pag-aaninlangan o pag-atras. Na pwede naman na umatras siya nung oras na yon, di po ba? Pero hindi po siya nag-aaninlangan. Tatlo po, ano po? Yung tamang pagtugon, agad-agad, maagap, hindi nag-aalinlangan. Ngayon po, may tanong po ako. Bakit kaya walang bahid ng pag-aalinlangan si Abraham? Ano yung susi para mawala ang alinlangan? Kaya po, ilalagay po natin ang ating sarili sa kanyang sitwasyon. Ano kaya ang meron si Abraham, bakit hindi siya nag-aalinlangan? Alam niyo po, ito yung nakita ko sa kanya. Kilala niya ang Diyos na kanyang sinasamba. Ang Diyos ang nagkakaloob. Di po ba sabi niya, si Yahweh magbibigay? Nakikinig siya sa tawag ng Diyos. Nakaabang siya. Kasi ready siya. Nung tinawag siya ng Diyos, narito ako. Tanong pa po, alam niya, ang Diyos niya ay nagbibigay buhay. Hindi mamamatay tao. Ganun niya kakilala ang kanyang Diyos. Hindi malupit na Diyos. Si Yahweh ang nagkakaloob. Sabi nga po sa 14, si Yahweh ang nagkakaloob. At sa bundok ni Yahweh ay laging may nakalaan. Tayo po, gaano natin kakilala ang ating
marating yung mga pagsubok, yung mga problema, paano natin pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga salita. Meron po ba? Meron po ba tayong pinangahawakan ang salita niya? Kilala po ba natin ang Diyos na ating sinasamba? Kasi kung kilala po natin ang ating Diyos na sinasamba, hindi po tayo mag-aaring naman. Kasi meron tayong salita niya na pinangahawakan. Meron po, ay po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagtugon sa aming mga dalangin. At sa oras na to, Panginoon, humihingi kami, Panginoon, ng karagdagang pananampalataya na sa iyo din naman nagmumula. Lord, wala kaming anuman, Panginoon, na ipagmamalaki sa ganang aming sarili. Tunay, Panginoon, na sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyong panawagan, Panginoon, nais namin na lagi kami na handang tumugon at tamang pagtugon. Panginoon, mapapurihan ka namin, maparangalan sa aming mga buhay at sa iyong pagtawag sa amin, Panginoon. Dalangin namin, kami po ay makatugon ng tama. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin na may pasasalamat na ang Diyos natin pumangako ay tapat, hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen. God bless us all. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. It for